So what is up mga Lods? Welcome back again to my channel. Kung hindi ka pala sa subscribe channel, pag-subscribe naman. Bait na rin ang notification bell. Palit na rin. Kung i-share mo to Lods, bonus na yun. So ngayon, itong vlog na to ay patungkol ulit sa ating Raider 150. So, dahil nga sa nag-open curve ako, yung sakihin, kung updated ka Lods sa mga previous vlog ko, bonus sa patungkol sa sakihin na carb na 28mm. So, kung hindi pa, pwede mong balikan yung Lods. Nandiyan lang yun sa video playlist ko or video list. So, ngayon, syempre, patuloy ako nagsisearch about sa kahin carb na binili ko sa Shopee. So, ngayon, may nakita ako, na-curious ako, bakit nga ba sila naglalagay nun? Para saan ba yun? So, syempre, konting search yun at ayun na nga, syempre, dahil sa tulong ni Shopee, nakabili ako ng bagay na yun. At eto nga siya po. Eto. Yan. Sa vlog na to, tatalakayin natin kung ano nga ba to. Ano bang function nito? Bakit nga ba akong maglalagay nito? So, bago natin yan sagutin, intro muna tayo. So, ayun nga mga guys. Let's go! Una, ano nga ba to? Tinatawag to na velocity stop. Ah. O AKA, also known as trumpet. Yan. Yan yung name niya. So, para saan ba to? So, hindi tayo masyadong magpapaka-technical kasi hindi naman tayo eksperto pagdating sa mga bagay-bagay patungkol sa mechanical. Hindi natin napag-aralan yan. So, nagsisearch lang tayo tapos yung kung ano yung maabot na makakaya nating intindihin dun sa definition na yun. So, ayun lang yung nating a-absorb. So, simple lang dun sa aking kumbaga parang conclusion about dito, nagpapasmooth siya ng airflow. Ah. Mga Lods, sa intake ng ating carburetor. So, ito, tinanggal ko na yung carb sa aking Raider 150 kay Ikus. So, ayan. Ito yung intake eh. So, yung flow daw ng hangin sa ating carburetor ay mas mapapasmooth nito. Nitong velocity stop. Yun yung pinaka-function niya. Kaya marami naglalagay nito. So, ito ay pang 28mm. Mga Lods, pang 28mm. Swak siya sa pang 28mm. And actually, hindi rin talaga siya basta-basta maglalagay ng ganito kasi may sukat to. Based dun sa akin nabasa, malaki ang effect ng tamang size nito. Pero, ito lang kasi yung nakita kong medyo mura doon. Nasa around 100 plus. Yun. Ito lang yung nakita ko. 55 siya mm ang kanyang haba. So, bukod sa dun sa airflow, dun naman sa length, yung pagbabasihan naman yung tamang sukat o haba, ang sabi naman dun, kapag maiksi daw, tahan or duluhan, malakas. Kapag mahaba naman daw sa arangkada, malakas. So, hindi na natin makukuha yan. Hindi na natin ma-experimento na matatry. Kasi una sa lahat, kailangan natin dun ay ang dyno test. Wala naman tayo nun. Diba? So, ang gagamitin nating test ay paki. Pakiramdam. So, ayun. So, na-curious lang din ako. Siyempre, gusto rin natin itry. Kasi, nagpapasmooth siya ng airflow eh. Kasi syempre, alam naman natin na kapag smooth yung airflow,
napapunta sa mapupunta sa carburetor, syempre mas maganda, di ba? Mas maganda yung possible na dating ng combustion sa loob ng ating engine. So syempre tingnan natin kung magiging okay siya, di ba? So parang ang mangyayari, plus horsepower daw ang gagawin ito. So try natin mga lods kung makifit nga siya dito sa aking 28mm na carburetor. So may tatlo siyang tornilyo sa dalawa, tatlo. Tanggalin ko lang yung tornilyo mga lods. So yun lang lods, tanggal ko na. Try natin. So based dito sa circumference ng medyo mainit. Based dito sa circumference ng velocity, medyo may konti siyang ano, play, awang. Siguro mas maganda na rin 'yan mga lods para ano. Kasi may tornilyo naman eh. And then sa loob, ayun siya. Okay naman mga lods. So, ayun. Tornilya natin mga lods. So, sa pagtornilyo mga lods, bahala na kayo kung paano nyo isi-center siya dun sa awang niya. Pero okay na, fit naman na siya. So, ayun na siya mga lods. So, nalagay na natin. So ano pang gagawin natin? Kabit na natin itong mga lods. Tara, kaitos. Nalagay na natin yung velocity. So, sa aking pakiramdam, medyo tumaas yung ano niya, minor. Ito nagdagan na, medyo tumaas konti nung pagka-start ko. Kasi, wala akong binago dun sa mga lods, sa carb, nung tinanggal ko yun. Fix yun sa, although may fluctuation siya, kasi hindi mo masabi talaga na stable yung minor niya. Fluctuation siya na plus minus na sa 1.5. So
sa 1500 RPM. So, nung pag-start ko kanina, medyo nadagdagan siya. Siguro around 1600 na RPM na yon. So, med tingin ko ano no, may konting ano siya no. May konting pagbabago talaga, may function talaga siya kasi ano, ito mga lasa, yung curve ko, set ko, kung sa mga nagtatanong, sa mga nakapanood ng vlog ko sa about sa Keihin, factory stock pa rin yung mga loads. Ang jettings ko pa rin doon ay 120-42. Wala pa akong binabago kasi sa ngayon hindi pa ako nag-ano sa pag-jettings. So sa akin, okay pa yon. So ngayon, wala akong binago doon. Yung pagtanggal ko kanina, tapos yung sinalpak yung velocity, yun nga, yung RPM, tumaas konti. So, probably meron talaga siyang ano, meron talaga siyang may tutulong sa airflow ng carburetor mga loads. Kasi, tumaas yung ani, RPM eh. Yun yung naramdaman ko, yung paki method, pakiramdam method. So yun mga loads, kasi wala naman tayo dyno test eh. So sa road test mga loads, siguro sa susunod na vlog na lang yun, loobin ng Diyos na may road test natin siya. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo mga loads. Maraming salamat sa panonood na to. Abangan nyo loads kung maro-road test natin yan. Siyempre road test natin yan. Yun, kaya yun yung aabangan yung mga loads sa sunod kong vlog. Ang road testing with velocity cup ni Ictus. So muli, ride safe and God bless.